Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina nga ay napag-usapan natin ang game ng Lakers at ng Mavs. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang ilan pa sa mga key game updates sa araw na ito. Pinataob ng Milwaukee Bucks sa walang Giannis ng Delecupo ang Phoenix Suns sa walang Kevin Durant sa score na 104-101. 33 points, 4 rebounds and 5 assists si Drew Holiday. 22 points, 11 rebounds, Brook Lopez. At 11 points, 10 rebounds and 6 assists naman si Chris Middleton. Sa Suns naman ay 24 points, 8 assists si Devin Booker. 18 points, 7 assists si Chris Paul. At 22 points, 11 rebounds si DeAndre Ayton. At dahil dyan ay aangat na sa 14 o 14 games na magkakasunod na panalo ng Milwaukee Bucks at mananatiling isang game ang pagitan nila ng number 1 seed na Boston Celtics. Panalo din ang Atlanta Hawks kontra sa Brooklyn Nets sa dikit na score na 129-127. At yan nga ay dahil sa buzzer beater ni Trae Young na may 34 points and 8 assists sa game na ito. 28 points din si DeJounte Murray at 22.6 rebounds si Bogdan Bogdanovic. Sa Nets naman ay 27 points si Cam Johnson, 24 points si Mikal Bridges, 22 points si Cam Thomas, 20.8 assists si Spencer Dinwiddie at 12.8 rebounds si Dorian Finney-Smith. Tinambakan naman ng Cleveland Cavaliers ang Toronto Raptors sa score na 118-93. Nanguna dyan ang 35.6 rebounds si Donovan Mitchell, 23 points and 11 rebounds si Jarrett Allen, 18 points, 12 assists si Darius Garland at 18 points, 10 rebounds si Evan Mobley. Ang Cavs ay may record ng 38 wins and 25 losses. At sa ating last game sa update na ito ay nakuha ng Warriors ang comeback win kontra sa Minnesota Timberwolves score na 109-104 after being down by double digits sa fourth quarter. Nanguna dyan si Klay Thompson with 32 points and 5 rebounds, 21 points, 8 rebounds, 5 assists and 4 steals si Dante DiVincenzo, 15 points si Jordan Poole, 13 points si Jonathan Kuminga at 12 points, 17 rebounds si Kevon Looney. Na-outscore nga ng Warriors ang Timberwolves ng 31-17 sa fourth quarter. Ongoing pa din ang game ng Clippers at Denver Nuggets ngayon at isama na lamang natin ang update dyan sa isa pang video natin mamaya. Isama na din natin sa update na ito na kanina nga ay nakuha ng Lakers ang comeback win from down 27 points kontra sa Dallas Mavericks. Binigay nga ng Lakers ang lahat ng kanilang makakaya including si LeBron na patuloy na naglaro kahit na nagtamo siya ng injury sa third quarter. Ayon nga kay LeBron ay may narinig umano siyang tap sa kanyang paa. At kung napanood nyo nga ito kanina, isa itong non-contact injury. At ito nga yung mga nakakatakot minsan dahil may bumibigay na lang ang muscle o kaya naman buto. At matapos nga ang game ay nakitang iika-ika na maglakad si LeBron palabas ng arena. Even sa game kanina ay mapapansin nga natin na hindi niya gaanong nilalagyan na ng bigat ang kanyang injured foot. Iba din ang kanyang galaw. Ganun pa man kailangan na nga ng Lakers na makuha ang bawat panalo kaya naman si LeBron ay patuloy lang na naglaro. Si LeBron ay questionable sa kanilang next game and very unfortunate nga ito dahil ang kalaban nila ay ang second best team ngayon sa West na Memphis Grizzlies at kakailanganin nga talaga nila dyan si LeBron at kung magagawa pa nga ng Lakers na makuha ang panalo, ito na ang kanilang ika-apat na sunod na panalo at posibleng makabalik na din sila sa top 10 ng West depende na lang nga sa resulta ng mga sunod na mga laro ng mga team sa kadikit nila sa standings. Matapos nga ang game laban sa Memphis ay makakalaban nila ang OKC Thunder, Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors. Tatlong magkakasunod na game laban sa mga team sa kadikit nila sa standings. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?